Breaking news, tanker na may dalang jet fuel mula sa India ay tinamaan ng mga missile mula sa Yemen na kontrolado ng Houthi. Ang barkong ipinadala mula sa India ay inatake gamit ang Houthi missiles. Merong narrow escape sa Bab el Mandeb Strait para sa mga barkong malapit dito. Dalawang pag-atake ng missiles na mula sa Houthi rebel territory ng Yemen ay hindi tumama sa isang commercial tanker. Ang pagtatangkang missile strike sa isang tanker na loaded ng Indian manufactured jet fuel ay malapit sa Bab el Mandeb Strait. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na inatake ng Houthis ang mga energy shipment na patungo sa Suez Canal. Iniulat ng AFP na nagtungo ang barko mula sa Mangalore, India, at ito ay may armed security crew sa ibang bansa. Nagpaputok umano ang mga crew upang itaboy ang mga bangka na may sakay na mga lalaking nagtangkang sumakay sa tanker. Hindi naman agad inacknowledge ng Houthis ang pag-atake sa oil at chemical tanker. Ang pag-atake na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Houthi laban sa mga international vessel sa Red Sea area. Ipinahayag ng mga Houthi na kanilang tatargetin ang lahat ng mga barko na patungo sa Israel. Nauna na rito ang pag-atake ng mga rebelding Houthi ng tatlong komersyal na barko sa Red Sea. Nanawagan naman ang US para sa isang international response patungkol sa mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Narito ang pahayag ng US tungkol sa Houthis attack. These attacks represent a direct threat to international commerce and maritime security. They have jeopardized the lives of international crews representing multiple countries around the world. We also have every reason to believe that these attacks, while launched by the Houthis in Yemen, are fully enabled by Iran. Ayon sa Houthi, na ang mga pag-atake ay tugon laban sa digmaan ng Israel sa Gaza. Ang mga pag-atake sa mga international vessels ay nagdulot ng pangamba sa isang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Ang Houthi ng Yemen ay sinuportahan ng Iran at nangako naman ito ng suporta sa mga Palestinian. Nagpaputok din ang Houthi ng ilang missiles sa Israel noong mga nakaraang linggo, gawa ng pagsalakay nito sa Gaza. Nagsimula ng mga pagsalakay sa timog na bahagi ng Gaza ang mga sundalong Israeli kamakailan lang. Nilalayon nilang ipagpatuloy ang mga opensibang nasimulan na nila. Nagdesisyon na rin ang Hamas na pigilan ang plano ng Israeli Defense Forces na palawakin at mas palakasin palalo ang kanilang puwersa sa hilaga ng Gaza Strip. Ang kanilang hakbang na ito ay may kung anong partikular na rason. Sa kabaligtaran, lumikha at nagtalaga ang pamahalaang Israeli ng bagong military unit sa hilaga ng Gaza matapos itong isaalang-alang. Dahil sa layunin nilang atakihin ang teroristang grupo kung saan nila hindi inaasahan, muling umusad ang Israeli Defense Forces patungo sa hilagang bahagi ng lugar kung saan nagaganap ang sagupaan. Kumpirmado na ring nakarating ang Israeli Defense Forces sa Jabalia, isang lugar sa hilaga ng Gaza Strip. Tinulungan ng daan-daang Merkava tanks at commando units ang ground attack na isinagawa ng mga unit ng Israeli Defense sa naturang lugar. Sa pamamagitan ng rutang ito, nakapasok ang mga Israeli forces sa isa sa pinakamahalagang headquarters ng Hamas sa Gaza Strip. Kinikilala kasi ang Jabalia bilang pinakamahalagang lokasyon para sa teroristang grupo kasama ang Gaza. Pinaniniwala ang pangunahing headquarters ng teroristang grupo ang naturang lugar at doon sa mismong bahaging iyon ng Gaza, naroroon ang opisina ng mga matataas na leader ng naturang terorista. Dahil dito, nagkaroon ng kakayahan ng Shin Bet na magbigay ng mahalagang impormasyon sa Israeli Defense Forces patungkol sa mga pasilidad ng terorista na katabi ng mga gusali ng pamahalaan. Pagkatapos naman ng lahat ng paghahanda, nagtipo ng Israeli Defense Forces sa Jabalia upang lumahok sa militarisasyon. Kinontrol ng 551st Brigade at ng Navy's Shayatet 13 Commando Squad ang General Security Headquarters ng Hamas. At nang nagawa na nilang pasukin ang Jabalia, agad nila itong idineklara at ipinagbigay alam sa mga matataas nilang opisyal. Iniulat din na matapos lamang ang pagsalakay sa kampo,
nagsimula ng mas malawakang mga operasyon ang 162nd Division ng Israel Defense Forces sa Jabalia. Ang balitang iyon ay nagmula rin mismo sa mga miyembro ng Israeli forces. Batay sa ebidensyang ito, maaring kasama rin ang mga miyembro ng nasabing division sa mga pangunahing operasyon laban sa headquarters ng Hamas sa Jabalia na isinagawa ng 551st Brigade at ng Navy's Shayatet 13 Commando Unit. Ayon sa Israeli Defense Forces, natagpuan ng mga armas mga iba't ibang kagamitan at impormasyon sa General Security Headquarters ng Hamas sa Jabalia habang isinasagawa ang joint operations na kinalakipan ng mga reservist mula sa 551st Brigade, mga komando mula sa Shayatet 13, at ng Shin Bet. Ang mga natuklasan nilang ito ay kanila ring isinapubliko kaagad. Matapos ang masusing imbestigasyon, nagkaroon ng hinuha ang mga sundalong Israeli na nasira sa naturang headquarters ng Hamas ang mga baril at ilang kagamitang military. Napagtanto ang konklusyon na ito matapos ang mas marami pang pananaliksik. Bukod dito, upang magsagawa ng karagdagang pagsusuri, may iilan pang tao ang siyang ipinadala sa Israel. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng operasyong ito, epektibong tinarget ng Israel ang Hamas sa isang hindi inaasahang lugar at nakuha ang kontrol sa isang malaking bahagi ng operational assets ng teroristang grupo. Sa nakaraang mga araw, nilipat ng Hamas ang malaking bilang ng terorista at ang kanilang mga defense lines sa timog ng Gaza. Ginawa ito bilang paghahanda sa posibilidad na may aktibidad sa timog na bahagi ng Gaza dahil sa pagsusulong ng Israeli Defense Forces at sa mga offensive operations na isinagawa doon. Sa katunayan, sinasabi na ilan sa pinakamakapangyarihang commander ng Hamas at mga leader ng teroristang ito ay kasama sa mga naglakbay patungo sa timog na bahagi ng Gaza. Bukod dito, may suspetsa rin ang Israeli Defense Forces na ang teroristang grupo rin ang nasa likod ng paglikas ng isang grupo ng bihag patungo sa nabanggit na lugar. Sa ibang salita, ang timog na bahagi ng Gaza ngayon ay nagiging pangalawang pugad ng Hamas at sa lahat ng mga maliliit na nayon sa lugar na ito. Ang nayon ng Khan Yunis ang pinakamahalaga para sa magkabilang grupo. Ito ang eksaktong sitwasyon na ating kinakaharap ngayon. Sa huling labanan, ang pangunahing combat tanks ng hukbong Israeli ay umusad malapit sa hilagang hangganan ng Khan Yunis. Sumama ang mga sundalong Israeli sa mga pormasyon ng mga tangking ito mula sa naturang lugar at sa huli nakarating sila sa Khan Yunis. Noon pa man ay nairehistro na ng Israel Defense Force at Air Force ang mga bombing strikes sa mga lugar kagaya ng Khan Yunis at Rafah kung saan naninirahan ang mga sibilyan. Ito ay bago ang lahat ng sunod-sunod na operasyong ginagawa ng Israeli Defense Forces. Minsan nang isinagawa ang mga pag-atake, ang naging sentro ng mga pagsalakay na ito ay ang mga lungsod sa katimugang bahagi ng Israel. Ayon sa ulat, iisang rocket lang ang siyang nagtagumpay at nailunsad sa kung anumang misyon nilang ito. Sa kasamaang palad, isang rocket ng Hamas ang tumama sa Gaza matapos itong maitutok sa maling direksyon. Bilang tugon sa mga operasyon ng terorista, sumugod ang Israel sa Khan Yunis at sinimulan ang unti-unting paglipol sa mga teroristang organisasyon na matatagpuan doon. Lubos na naapektuhan ng Hamas sa mga ground assault operation na nagsimula mula sa hilaga at timog ng Gaza Strip. Nagsimula ang mga operasyon na ito sa dalawang bahagi ng Gaza Strip. Imposible na ring makatakas ang teroristang grupo sa pamamagitan ng mga tunnel na matatagpuan sa naturang lugar sapagkat nagkaroon na ito ng mga tabing. Kasabay ng mga opensibang militar, umatake rin sa Gaza mula sa himpapawid at karagatan ang Israeli Defense Forces. Ito ay humantong sa pagpapatupad ng komprehensibong pagsasara ng nasabing lugar. Hanggang sa ngayon, nagsasagawa ng mahigit sa 10,000 airstrikes ang IDF Air Force ng Israeli Defense Forces sa Gaza Strip. Hindi lamang sumira ng isang malaking bilang ng tunnel lines ang mga pambubumbang ito,
kung hindi nang wasak din ng higit 1,000 na pinagkukunan ng mga terorista. Direkta ring nagresulta sa pagkamatay ng mga 50 leader at commander ng teroristang organisasyon ang hakbang na ito ng Israeli Defense Forces. Sa ibang salita, matagumpay na naisara ng Israeli Army ang lahat ng mga exit sa Gaza na maaaring daanan ng Hamas. Inanunsyo ng Israel Defense Forces na naglalagay sila ng mga puwersa sa hilaga at timog ng Gaza upang pigilan ang mga teroristang grupo na muling makapasok sa kanilang mga tunnel network. Bukod dito, kasalukuyang nagsasagawa ng counter-offensives ang Hamas upang hindi na sila magkaroon ng mga agresibong hakbang sa mga lugar na ito. Ayon ulit sa mga ulat mula sa Israel Defense Forces, sumira sa pinakapangunahing pinagkukunan ng Hamas ang northern branch ng mga operasyong ito. Upang maisagawa ang kanilang layunin, ipinadala ng Israeli Defense Forces ang isang malaking bilang ng fighter jets sa malalawak na lugar tulad ng Beit Hanun at gitnang rehiyo ng Gaza. Isinagawa ng Israeli Defense Force fighter jets ang ilang reconnaissance at detection flights sa mga lugar na ito sa iba't ibang pagkakataon. Gayunpaman, halos malipol na ng tuluyan ang Hamas sa huling ginawang paglulunsad sa mga fighter jets ng Israeli Defense Forces. Matagumpay ang mga atake ng fighter plane sa mga Hamas na nasa Gaza Strip. Ayon sa ulat ng Israel Defense Forces, sa loob ng nakaraang 24 oras kasama sa layunin ng mga pagsalakay na ito, ang mga command centers, underground facilities at mga lugar kung saan inilunsad ang mga anti-tank missiles. Ang mga pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkasira ng isang facility ng Hamas na siyang storage ng kanilang mga armas. Matapos ang mga pagsalakay, naglabas ang Israel Defense Forces ng isa pang pahayag na nagsasabing tinamaan ng mga fighter jet ang maraming Hamas cells. Ang mga observation units ng Gaza Division ng Israeli Army ang siyang responsable sa pag-identify ng mga ito. Ang mga target ng mga airstrike na isinagawa ng militar ng Israel ay ang dalawang teroristang grupo na umaatake gamit ang mga mortar sa mga tropang Israeli mula sa Gaza.